Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ito. Pag-usapan natin ngayon tungkol sa mabilis na tibok ng puso, ito yung palpitation, minsan kumakabog ang dibdib ninyo. Magbibigay ako ng mga rason kung bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon. Ito po yung mga pangkaraniwang dahilan ng palpitation. Una, pwedeng ninenervyos lang kayo. Pag kinakabahan kayo, normal lang naman na talagang bibilis yung tibok ng puso. Pero pag nawala na yung nervyos, dapat babalik na sa normal yung tibok ng puso. Pangalawa, yung mga nag-exercise. Siyempre, napapagod kayo, nag-exercise, bibilis yung heart rate. Pag nilalagnat, may fever, bumibilis din yung heart rate. Pag nagagalit, siyempre, sa lakas ng emosyon, bumibilis din yung tibok ng puso. Pero pag nakarelax na tayo, dapat babalik sa mabagal at normal na tibok yung puso. Kung hindi babalik sa normal yung tibok ng puso, kailangan magpapacheck tayo sa doktor. Number 3, yung mga umiinom ng kape, tsaa, energy drinks. Mataas po kasi ito sa caffeine. At yung caffeine, nakabilis ng heart rate yan. Kaya yung mga may sakit sa puso, para sa akin, medyo iwas-iwas na lang sa kape, tsaa, o energy drinks. Number 4, yung mga gamot sa sipon. Yung iba, basta-basta lang iinom ng gamot sa sipon. Pero actually, pwedeng makabilis to ng tibok ng puso. Yung mga may hika, meron silang mga tableta sa hika, inhaler sa hika, o yung mga pausok. Minsan may sangkap tong salbutamol na nakakabilis ng heart rate. Kaya pwede magpa-check sa doktor kung masyado mabilis ang heart rate. Baka kailangan bawasan yung dosis. Number 5, yung mga naninigarilyo. Siyempre, meron tong nicotine, nakakabilis ng heart rate. Yung pagbabawal na droga, shabu, ecstasy, hindi lang nakakabilis ng tibok ng puso, nakaka-heart attack at nakakamatay pa. Sobrang alak. Pag alcoholic, kinabukasan, magkakaroon ng hangover, minsan nagkakaroon ng abnormal heart rate pag may hangover. Number 6, pag sobra tayong busog, ang dami na kain, minsan sumasakit ang tiyan natin, nagre-react din yung puso natin. Pero meron din pong mas seryosong sakit ng puso na dahil dito sa mabilis na tibok na kailangan makita ng doktor. Unang-una yung hyperthyroidism. Kung may sakit sa thyroid, talagang bumibilis yung heart rate, may gamot para sa thyroid. Yung mga talaga may bara sa ugat ng puso, ito yung sample natin ng puso. Ito yung coronary arteries. Kung may barado yung mga ugat dito, nagloloko rin yung tibok ng puso. Pwede rin sumakit ang dibdib. Kung mababa ang potassium, pag masyado mababa potassium, nagiging abnormal din yung heart rate. Seryoso din to. So, ganitong kondisyon, kailangan makita ng doktor. Pero para doon sa mga na-explain ko, yung mga pangkaraniwang dahilan lang, mga nervyos, ehersisyo, nagagalit, o yung mga meron kang gamot na nainom, pwede na itong mga tips ko. Una-una, pahinga lang, relax lang, tapos magdi-deep breathing exercises. Hinga malalim, mga 4 to 5 seconds. Pigil, mga 3 to 4 seconds. Tapos exhale, labas yung hangin, mga 5 to 6 seconds. Gawin mo to ng mga 5 minutes. Dahan-dahan lang, unti-unti, marirelax yung isipan, pati yung tibok ng puso, babagal din. May tulong din yung pag-inom ng mga juices na may vitamin C, mga lemon, orange, dalandan, kalamansi. Meron kasing vitamin C at meron din potassium, itong mga prutas natin.